Blessed evening, my dear brothers and sisters in Christ. Blessed evening to Brad. So atin pong basahin ang mabuting balita ng Panginoon. Buksan po natin sa Ebanghelyo ng Panginoon ay kay San Juan, John chapter 15, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 8. Ito po ang sinasabi sa awitang banyaga. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanilamang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ang lalo ng sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yun para sa inyo. Napaparamalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Binukul ka namin ang Panginoon. Sumuli, palampakan natin ang ating Diyos sa buhay. Ang patuloy kong maabot ang langit. God is good. All the time. God is good. So dahil mabuti ang Diyos, maaari na po kayong makaupo sa kanyang presensya. So once again, para sa ating mga nanonood sa FB Live, binabati po namin kayo ng mapagpalang gabi. Nasaan man po kayong dako ng hindi, samahan niyo po kami sa pagninilay ng mabuting balita ng Panginoon. And special mention din po, hayaan nyo na pong gawin ko ito. Nagpapa-special mention po yung nanay ko. Ayan, si Aling Diday. Nanonood po siya ngayon. Ayan, nasabi niya, patingin po kami. Ayan. So, mapagpalang gabi sa inyo dyan, ma. Nawa, kasama mo yung mga kapatid ko na nakikinig nito. Ayan. So, tonight's gospel, my dear brothers and sisters, siguro kung matatandaan ninyo, ito yung ebanghelyo ng linggo. Na sinasabi ng Panginoon that I am the vine and you are the branches. Harap ka sa katabi mo at sabihin mo, isa kang sanga. Isa kang sanga. Naisin niyo naman, isa kang sanga. Isa kang sanga. Baka magkamali tayo ng pronunciation, mahirap na. So, isa kang sanga. Ang bawat isa sa atin, tayo po ay mga sanga. Alam niyo po, ito yung isa sa mga bagay na nagustuhan ko sa uri ng pangangaral ng ating Panginoon. Sapagkat tunay nga, isa siyang teacher. Isa siyang rabbi. At ang tungkulin ng isang teacher o isang rabbi, isang guro,
ay magturo, magbigay ng enlightenment. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng iyong pagtuturo, ang isang bagay na hindi alam ng iyong itinuturuan, ituturo mo sa kanya ito in a manner na mauunawaan na niya. Tama po ba? Amen. Tama po ba? Ano? So kung ang isang teacher ay ituturo sa prep or sa kinder, hindi ka naman magtuturo ng integral calculus. Ano? Kahit anong pagpapaunawa ang gawin mo, hindi kakayanan ng isip yun ng isang estudyante na prep or sa kinder. Ano? But in a manner na itinuturo ng mga teacher o mga guro, ang isang bagay ano po, na matututunan ng kanilang mga tagapakinig or ng kanilang mga viewers. Ano? Isa ito sa magandang katangian ng Panginoon na sabi ko nga, sana magkaroon din ako dito. Ano po? Kasi itong binasa po natin, ano, sabi ng Panginoon, I am the vine and you are the branches. Ang mga panahon po na ito, ang kausap niya ay mga normal na tao. Ano po? Mga, hindi mga aral, kundi yung mga normal na tao na mabuhay. Ano po? Gumagawa ng trabaho araw-araw para mabuhay, para makasurvive. At karamihan sa mga tao na nakikinig sa kanya ay no read at no write. Ano po? So, ipinahiwatig ng ating pong Panginoon ang kahalagahan ng pananatili na connected sa Diyos. Ano po, para sa isang tao, ipinahatid ito ng Panginoon sa pamamaraan na madaling mauunawaan ng mga tao. At sa paanong paraan, ibinigay niya napakagandang example, yung puno ng ubas. Ano po, nakakita na po ba kayo ng puno ng ubas? So bakit nga ba puno ng ubas yung kanyang binabit? Ano po, kasi noong unang panahon, ang kanilang pagkatrabaho ay sa agriculture. Ano po, agriculture, so, kung hindi ka merong livestock, kung hindi ka merong mga tupa na herd, meron kang taniman. Ano po? Nandun yung pagtatanim mo ng mustasa at nandun din yung pagtatanim nila ng ubas. Ano po? Madalas ang mga tao sa kanila inuupahan sa ubasan. At alam nila yung sistema para mas dumami ang bunga ng ubas, kailangan mo siyang i-prune o kailangan mo siyang i-trim. Ano po? Kailangan mo siyang linisin. Kailangan mong alisin yung mga nakakasagabal sa paglago ng mga bunga. Ano po? So sa madaling sabi, sa madaling pamamaraan, ipinaunawa sa kanila ng ating Panginoong Hesus kung anong katatayuan ng tao sa katatayuan ng Diyos. At ang sabi nga niya, no, apart from me, you can do nothing. No, since tayo po ay mga bunga, since tayo po ay mga sanga, ano po, ipinabarating sa atin ng ating pong Panginoon na kung hindi tayo mananatiling connected sa Kanya, wala tayong malalaman at wala tayong magagawa. Yes. Tanungin mo nga yung katabi mo, connected ka pa ba? Connected ka pa ba? Ano kaya ang sagot niya? Amen. Connected saan? Sa Facebook. 24/7 connected sa Facebook. Connected sa Instagram. Alam niyo po, no? Sabi ko nga kanina, ang Panginoong Jesus namumusap niya sa mga tao in a manner na madali nilang mauunawaan. So siguro sa panahon ngayon, mas madaling mauunawaan ng mga tao kung sasabihin natin na connected ka pa ba sa Facebook. Kasi kung connected ka sa Facebook, 24/7 at maya-maya ka nagbabrowse sa Facebook, malalaman mo lahat ng issue na lumalabas sa Facebook. Pati yung mga issue na minsan, wala nang kinalaman sa buhay kung malalaman mo. Bakit? Kasi connected ka doon sa Facebook. Updated ka sa lahat ng mga chika. Updated ka sa lahat ng mga happenings. Updated ka sa buhay ng mga tao. Ano po? Updated ka kung sino yung mga kinukuha na ni Lord. Ano? Kasi may mga nagpo-post din siyempre ng condolence. Ayan, mga nawawala ng mga minamahal sa buhay. So nagiging updated ka. Nagiging updated ka kasi connected ka. Pero ito yung magandang tanong natin sa ating mga sarili, no? Updated ba ang ating buhay spiritual? Nai-update ba natin ang ating spirituality? Nai-update ba natin ang buhay pananampalataya natin? Sa mga lingkod ng Panginoon, nai-update ba or nai-upgrade ba natin ang ating buhay paglilingkod? Magagawa natin makapag-update sa ating buhay pananampalataya at buhay paglilingkod kung nananatili tayong connected sa Panginoon. At kapag ikaw ay nakakapag-update, kapag ikaw ay nakakapag-upgrade, hindi maiiwasan na mas magiging useful ka. At ito po yung tinutukoy na magiging mabunga ka.